Nag-iyakan ng mga miyembro ng pamilya Conde nang makita ang bangkay ng kaanak nilang napatay nang manlaban umano sa mga pulis sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, galing sila sa pagdinig sa korte para sa mga kasong kinakaharap ni Clyde Conde. Palabas na raw sila nang bigla umanong mangagaw ng baril si Conde. Oo po, talagang nanagaw po ng baril po yung baril kasi po nung palabas po na sila ng korte po, nakiusap siya kasi dati yung pusa niya nasa likod. Nung pauwi na sila, nakiusap siya na sa harap na lang para makarelax lang daw siya. Yun nga, nung papalabas sila, nung nakalabas na sila, parang balisa na yung tao. Dahil dito, napilitan umanong barili ng mga pulis si Conde dahil sa banta sa kanilang kaligtasan. Pero ang pamilya ni Conde, hindi naniniwalang nanlaban ito. Tila overkill din daw ang ginawa kay Conde na nagtamuraw ng 6 na tama ng bala ng baril. Sobrang sama po ng loob namin kasi po ganyan po yung ginawa sa kanya. Dapat po kinulong na lang, hindi po yung parang hayop na pinatay. Sabi pa ng kaanak ni Conde, tila may saksak din umano ng ice pick ang katawan nito sa bahagi ng kanyang leeg. May sugat din daw sa bahagi ng kanyang noo. Ilalapit daw nila ang kaso sa NBI at nais nilang maipa-autopsy ang bangkay. Magkonsensya ka sana, ang galing mo bumaril, patal, lahat. Dito, dito, tas dito, tas sa likod, tatlo. Tas may saksak lang aspect dito. Nanindigan naman ang Mangaldan Police, nalihiti mo ang nangyari. Nahaharap si Conde sa mga kasong may kinalaman sa droga at sangkot din umano sa pang-hold up at pagdadala ng patalim at bala ng baril. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang dalawang pulis na sangkot sa insidente. Pero iniimbestigahan na sila ng Pangasinan Provincial Police Office. Jasmine Gabriel Galban, Nagbabalita, Pilipinas.